nakatikim ng mga manghang na salita sina Vice President Lenny Robredo at Senator Ping Lacson mula kay Pangulong Duterte kaugnay sa komento nila sa umano'y pangingikil sa Amerika. Pero si Senador Lacson, matapang din buneltahan ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kaya ikaw, ma'am, I'm sorry to say, you are not really qualified to run for president. You do not know your role in this government. Iyan ang buwelta ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos questionin ni Vice President Lenny Robredo ang pahayag niya na dapat bayaran ng Amerika ang Pilipinas kung gusto nilang ituloy ang Visiting Forces Agreement. Sabi ni VP Lenny, nakakahiya ang sinabi ng Pangulo dahil para na rin itong extortion. Tugon ng Pangulo, halos wala naman tayong nahihita sa US. Hindi nga raw pinagbigyan ng US Congress ang hiling ng gobyerno na pagbilahan tayo ng helicopter. Sa war games nga umano, dinadala lang dito ng mga kano ang mga armas para mag-practice. Pero iduuwi rin nila kahit pa pinapayagan silang gumamit ng kampo militar sa Pilipinas. That is my advice to you. You do not use this word, mga extortion, when we say you pay. Dapat talaga magbayad. Ano tingin mo sa ano ito? Tingin mo sa Pilipinas, koloni ng Amerika? Basta libre na lang lahat? Tayo kumain, bayad tayo. If by unfortunate chance, you become the president, please, study more. I think that you need a refresher course sa law. Depensa ng kampo ni Robredo, kahit kailan ay hindi naman tinugunan ng Malacanang ang totoong issue. Wala rin umanong ginawa ang administrasyon, kundi kutyain si VP Lenny. Kahit malinaw naman na malaki rin ang naitulong nito, lalo na noong panahong usad pagong ang pagresponde sa COVID-19. Pagsalag naman agad ng tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po pagkutsa yun. Yun po ay tunay na mga sagot kay VP Lenny kasi mukhang kinakailangan talaga niya na refresher course. Pero di lang si Robredo ang pinag-inita ni Pangulong Duterte. Maging si Senador Ping Lacson, nakatikim din. Lalo't pareho sila ng pananaw ni VP Lenny sa usapin ng VFA. Hindi raw dapat nakikialam ang mga senador sa foreign policy. I can't forgive Lacson because he is not. They should look at the Constitution. The Constitution of the Philippines provides that the foreign relations or foreign policy is vested in the President alone. Inalmahan naman ng ilang senador ang naging pahayag ni Pangulong Duterte. Sabi ni Senador Ping Lacson, mukhang si Pangulong Duterte ang kailangan mag-review ng konstitusyon dahil malinaw na nakasaad dito na hindi pwedeng maging epektibo ang isang international agreement kung walang approval ng mga mambabatas. Tinukoy ni Lacson ang Article 7, Section 21 na nagsasabing kailangan paboran ng 2/3 ng Senado ang isang treaty para magkabisa ito. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kung ang bawat Pilipino ay may karapatang magsalita, lalo na ang mga senador sa usapin ng international agreement. Maging si Senador Kiko Pangilinan, bumanat din. Dapat umanong pagtuunan na lang ng pansin ang Malacanang ang problema sa COVID-19 at ang tumataas na presyo ng mga bilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.